Alam mo, naisip ko lang, ano, ang sabi kasi nila, yung pinakamahina nila is 4,000. And yung pinakamalakas nila is 6,000. So doon tayo pumunta sa gitna, 5,000. 5,000 a day na lang into 30 days is 150,000. So yung 150,000 na yun, hatiin mo yung puhunan nun plus yung pinaka-profit mo. So meron kang 75,000. Diba? Ganun ang kitaan mo monthly. Chicken neck na to, ilang kilo ang pinoprovide mo sa isang araw nito? Ilang? Tatlong balot. Ano na? Tatlong balot, bali 150 yan. Isang balot, 50 yan naman. Ah, sa isang balot, itong chicken neck na to, sa isang balot, 50 perasong peraso. Oo, peraso. Ilang balot yung kinukuha mo? Bali tatlo. Tatlo, the 150. So 150 times 13 pesos. At yun ay nauubos araw-araw. Ayun, malupit. Chicken neck pa lang yan. Mamaya, ano ba yung mga gagawin mo mamaya? Mamaya, pagkapos ito, ano? Picho hita. Picho tsaka hita. Check yung 50. Ito, 13 pesos. Yung picho, 50. Yung hita, ganun din. 50 rin. Tapos may whole chicken pa kayo, di ba? Oo, mamaya. Ano, magkano naman yung whole chicken nyo? 20, 30 grams. Magkano? 20, 30 grams. Hindi, yung pinakang buong manok na. Ako, 220. 220. Wow. So yun, ano? So hi guys, welcome back again to my YouTube channel again. This is Esteban the Great. Yan, for today's video, informative topic naman tayo ngayon. It's all about chicken. 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 So yun. Oy, oy, oy. May nabili. Video siya sa orang bibi. Ayun. Siguro previously na-feature ko na sa inyo yung isang vlog ko about chicken business na kumikita ng 150K a month. Possible or not possible? Well, dito natin malalaman uli yan. Mamaya sa ating pagtatanong dito kay... Boss, pangalan mo nga, Boss? Roman. Roman, yan. Si Boss Roman ang makakapagpatunay kung gaano kaganda ang business ng chicken or ng fried chicken on the street. No? So again, kung 150 pieces to, Boss, nauubos to lahat. Oo, lahat. O, oh, biruin nyo yan. 150 pieces times 13, magkano yon? At hindi lang yon, nauubos pati picho and... Tsaka yung balat. Ano ba yung picho tsaka hita? Lahat yung kahapon, Boss, nauubos yung mga paninda nyo? Yun. Araw-araw, ganito yung eksena rito sa ganitong klaseng business na kaya niya makapagpaubos ng chicken. Ano pangalan niya? Tuchay. So ano bang pangalan ng mayari ng chicken? Tuchay. Tuchay? Shout out to Tuchay. Yan. Ito yung business ni Tuchay. At meron siyang ilang branches? Marami na. Mga 20 branches? Hindi, dito. Mga 8 na. 8. Pero all in all, may mga 20. Oo, sa gym eh. O, biruin nyo, meron silang 20 branches na ganitong klaseng business. And lahat yun malakas. Pero syempre, consider natin na kailangan yung lugar is... very potential na sa public or mataong lugar. Una ng customer, no? Oh. Ate, manok tayo.
Ayan o. Oh. Kasi mo na masarap to. Uy, masarap nga ito. Promise. Masarap yung gravy nito. Oo, masarap yung gravy niya. Oo, tsaka 13 pesos lang yan natin o. Oh. Ang laki-laki. Bagong luto pa o. Oh. Oo, oh, oo. Oh, oh. Wow, parang naka-chicken wow, joy. Wow, parang naka-chicken joy. So nag-start na pala ano? Nag-start na yung bentahan. And ito, nagluluto siya ng ano nga ito boss? Pichong? Ayun. So mamaya yung naluto na to, lahat ito ay di-display dito. And yun yung ating abagan hanggang matapos itong pagluluto na to. And again, napakaganda ng bentahan dito. From 13 pesos, 50 pesos. 13 yung leeg and yung wings magkano? 17. Yung wings is 17. Yung wings mo ilang kilo yun? 20 peraso na yan. Ha? 20 peraso. Pero yung sa neck, dun kayo bumabuelo. Oo, dyan yung bumabuelo sa leeg. Okay, tapos ang ano lang nila, chicken skin, neck, wings, picho, tsaka ano nga yun? Picho? Picho, hita, tsaka buo. Tsaka chicken skin. Yun. So yun, dinidisplay lang dito. And mamaya-maya, ubos na yan. Actually, for ilang araw na sir, ano? Lagi naman kayong ubos, ano? Oo, oh, araw-araw. Araw-araw, ubos. So ikinumbay mo na yung suka tsaka yung gravy. Yes. And anong lasa? Sige nga, pagkatan mo nga. Masarap. Masarap talaga. Sarap. Malupit. Yan, so si Kuya namimili siya ng mga yung mga sizes na gusto niya, yung malalaki. Na Kuya. So sulit ka no, 13 pesos lang ano? 13 pesos ang isang piraso at ang laki ng portion niya. Ayun. Sarap. So ulitin ko, masarap ba yung mas ano? Mas masarap. Mas masarap. Parang Jollibee. Ayan oh, oh, ang dami ng pinili ni Ate oh. Ano yan ate, tanghalian? Ah, pasalubong, okay. 65. So, 150 pieces yung gagawin mo nito ngayon. Oh, mamaya. Mamaya. Pero dire-diretso na yung luto mo. Hindi pa. Hindi pa. Kailan muna ako pag nawasan. Ah, okay. Ano yung ano ko? And syempre, hindi ako papayag na hindi tumatikman. Itong halagang 13 pesos na ito. Boss, pagbilan. So, bayad na ako yun, ha? So, on the street, no? Ili lang. Pay ang gravy, boss, palagay naman dito sa ano. Pabutas na rin. Yun. So, yun yung ating titikman. Actually, yung pinakamasarap dito yung gravy nila, eh. Yan. So, yun. Yun yung ating titikman. Boss, unang kagat, laman lahat. Unang kagat. Laman lahat. Laman lahat. Saka unang kagat, kolesterol agad. Ka boss, manok. Di boss, kita tayo. Yeah. Uy, pero in fairness, masarap talaga siya. Masarap yung timpla niya. Nakakatikim naman ako ng iba't ibang manok on the street, yung mga KFC, Carrington Fried Chicken. But, I can say, ito masarap yung timpla niya, plus yung gravy niya. Ngayon magkano? 13 pesos lang. So may isang kanin, tapos may ganito. 10 pesos yung kanin, plus ito 13. 23. Kanin at ulam na. Busog ka na. Sarap. So yun yung ating, ang tatanungin naman natin ngayon is magkano ang kitaan. Boss, sa pinakamalakas mo sa isang araw, nasa magkano? 6,000 ata. More or less 6,000. Lahat na yan. Lahat na yun. Pinakamahina mo? 4,000 plus. So yung pinakamalakas is 6,000. So kung araw-araw ka malakas, into 30 days. Kakabukas na pala dito, no? Kakabukas lang kasi dito. So kung malakas ka in every day 6,000 into 1 month, magkano 'yan? Hatiin mo yung puhunan mo at yung pinaka profit mo, yun ang kita mo. So yung pinaka mahina naman nila is 4,000 pesos. Pero ang tanong,
Lagi bang mahina ang bentahan dito or malakas? Malakas. Malakas. Hindi umulan. Pag hindi umulan. So, yun. O, so, bibigyan ko kayo ng idea. Pag gusto niyo magtayo ng ganitong business, all you have to do is kailangan niyo mag-provide ng ganitong cart. Siyempre, yung cart na to, nasa magkano yung ganitong cart daw? 30,000 pesos. So, ganito is pure stainless na yan. So, andyan yung lutuan. Andito yung pinaka-strainer niya. Yung patuluan. Then, ito yung dalawang pirasong plate. Tray. Alright. Then, siyempre, basic, kailangan mo nang may gasol ka. And, kailangan mo nang may heavy-duty kang kalan. Ilan? Dalawa? Yung kalan na yan, nasa magkano yan? May idea ka ba? Ano? Yung kalan. Nasa magkano yan? Yung kalan. So, kayo na lang bahala mag-research. So, siguro, hindi naman naabuti ng 5,000 yung kalan na yan. So, yun yung pinakang initial na puhuna mo. Plus, siyempre, the rent of the space. See to it na maganda yung pwestong pagkakalagyan mo para lagi ka naman sold. Oh. Yan yung kanilang mga picho, picho and hita. Yan ang sarap. Yan ang hita. Go. Color na natin. So, 25,000 para sa ganitong cart. Okay na. Pwede ka na mag-business na. Fried chicken on the street. Magkano naman hita? 50. Kwenta hita. Yan. Sarap po. Kailangan pag heavy duty yung lutuan mo. Pabilis ang lutuan mo. So from ibabaw, from balat. So mula balat hanggang pinakaloob-looban. Luto yan. Right, boss? Pero ang labanan lang dito, pawisan. Pawisan. So ito yung isang buo natin. Isang buong manok. Mga 5 minutes. Iyan muna natin. Tapos ito yung pakpak. Pinasabay na yung dyan. Pakpak. Ah, okay. Sabay na sa lutuan. Oo. Mahiwagang tansyahan na lang. Ganon. Mga 2 minutes, 3 minutes. Pero again guys, yung harina nila is wala tong mixture. Wala siyang halong lasa. Sa manok. So yung pinakalasa niya nasa manok talaga. And I swear, napakasarap ng manok. No? At ang gamit nilang harina is third class. No, niluto na yung sambuong manok. So yun ano, dinidisplay na yung, so again yung pinakang hita is 50 pesos. And the good thing is, araw-araw siya ubos, no boss? Oo. Araw-araw ubos. So yun, nakadepende lang talaga itong pagninegosyo ng manok na to. Depende sa klase ng location na mapupuntahan mo. Pag yung location is very heavy foot traffic. Alam mo, naisip ko lang ano, ang sabi kasi nila, yung pinakamahina nila is 4,000 and yung pinakamalakas sila is 6,000. So doon tayo pumunta sa gitna, 5,000. 5,000 a day na lang into 30 days is 150,000. So yung 150,000 na yon, hatiin mo yung puhunan noon plus yung pinaka-profit mo. So meron kang 75,000, 'di ba? Ganun ang kitaan mo monthly. So yun, ito naman yung pinaka whole chicken nila. Magkano nga ito uli? 20. Ano ito, nakaubos din ito? Oo. May kumukuha na isang buo rin? Oo. Diba? Kalahati. Kalahati. Ah, okay. So chicken wings, chicken neck, hita, and picho. Lupit. Boss, tuloy-tuloy ang luto. Ano naman yan? Balat. Ah, mga balat naman. Yung balat mo, ilang kilo naman yan? Tatlong kilo. Ganon din, ubos din lagi, araw-araw. Minsan may natiram, konti lang. Ah, okay. Wala siya. Marinated na siya. Okay. Dapat dahan-dahan lang. Dapat dahan-dahan lang yung pag maglalagay. Oo, oh, siyempre. Maapaw din. Oo. Oh. Okay. Lalay. Yun. Okay, go. Yun, so dinidisplay na yung whole chicken, ano? Your skin yan? Your skin? Mga ilang minuto naman dito ang boss? Mabilis lang ko, mga 10 minutes. Oo. Oh, dahil heavy duty yung kala na ginagamit niya. Ayun, no?
Matanong ko lang, boss, no, itong speaking of gas, gaano katagal inaabot yung gas mo nito? Mga 5 days din. After 5 days, ubos na. So yung pag-re-refill ng gas, nasa 700 yun, ano? 760. Oh, yun, 760. So, syempre, nagbabago. Minsan tataas, minsan bababa, no? Ayun. Crispy, yun. Sarap. Pero masarap yan pag medyo malamig na, no? Kasi doon siya... Mag-brown na ko din brown pa yan mamaya. Magbabrown pa siya mamaya. Pag medyo nalamig-lamigan na. Harap. Tapos, boss, yung arena mong isang sako, ilang araw yan bago maubos? Depende, boss. Depende. Malagay mo tatlong... Makalagay natin sa apat na araw, tatlo. Apat na araw, tatlo. Ah, okay. And yung isang sako ng arena, wala na kasi akong idea kung magkano ang isang sako ng arena. May idea ka ba? Wala. Wala, no? Pagpalagay mo ng mga nasa 1,500 na lang. Siyempre, hindi tayo papayag na hindi natin matikman yung kanilang chicken ski. Top. Pala yun. So yun, another information, ano, yung pinaka may-ari nito is nakausap ko. At kung ilang kilo ng manok yung ino-order nila araw-araw. Alam nyo kung ilan? 700 kilos. Higit pa sa kalahating tonelada. 700 kilos. Dahil sa dami rin naman kasi ng branches nila. According to them, nasa ilang branches? Mga nasa 20? 20, no? So yun, syempre, as always, yung tao, yung nagninegosyo ng ganito, kailangan nasa maganda kang place. Mataong lugar, parang tulad nito. Syempre, nandito tayo ngayon sa May. Yan. Yan, Timbao. Yan. Daanan pa. Daanan. So, dapat nasa pinakadaanan ng tao. And situate na yung presyo mo is mura and masarap. Yun. So yun, boss, tanong ko lang uli, no? Pag nagbukas ka rito, nag-start ka ng mga 2 para sa preparation, magluluto, magdi-display. Then normally yung bilihan is from 6 to 7. Pero mga anong oras matatapos ka na nito? Mga 8 o'clock ng gabi, tapos na siya, napaubos niya na yung manok niya. Kung may natira man, konting-konti na lang. Ganon ka benta itong ganitong negosyo. So ito rin, guys, no? Another business ng manok. Yan, dito naman yan sa may kabila. Yung binibenta rin nila is chicken din. Parang tulad rin ito. So tabit-tabit sila, pero magkakaiba ng customer. Siyempre magkakaiba ng lasa, timpla. So ang labanan is pasarapan na lang. Yun, guys, so siguro dito ko na tatapusin yung aking vlog for today. All about fried chicken. So nasabi ko na sa inyo kung magkano impossible na kitaan dito sa fried chicken. Tulad pa rin dun sa nauna kong binlog na possible na kumikita sila ng 150,000 a month. So yun. So yung 150,000 na yun, hatiin mo, yun yung profit mo at yung kalahati, yun naman yung pinakang puhunan mo para sa iyong raw material. So again, hindi ko na masyadong papahabayan ang vlog na to. See you again to my next vlog. This is Devon the Great. Bye and God bless.